Hello kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So kung napapansin nyo po na nawala yung isang video ko na in-upload, so tinanggal po ni YT kasi bawal pala yung ma-display yung ating information. So kaya yung ginawa ko ay nilagyan ko ng blurred yung mga information ko para for safety ko din. Kaya ako siya ni-re-upload kasi po ang ginawa ko tong video ay marami pong kababayan na matutulungan nito. So hello guys, welcome back again sa Pidnitia TV. So nandito na naman po tayo dahil may bago na namang update. Yung mga update na walang katapusan, lagi na lang update. May bago naman tayong update ngayon na dati ay e-arrival card, ngayon po ay e-travel na po. So kaya ginawa ko ang video ito para pag-isahin na lang yung e-travel update sa kayong pagkuha ng OEC pagpabalik po ng ibang bansa. So ginawa ko ang video ito para pag-isahin na lang, para isahan na lang po yung pagkuha nyo ng OEC saka e-travel. So may bago na namang update, hanggat may update ay di po natin titigilan. So sana ito na yung last update para hindi po mahirapan yung kababayan natin mapagbago po ng mga requirements. So tara, kukuha tayo ng e-travel. So punta lang po tayo sa Google Chrome, o anumang browser yung ginagamit nyo. So punta lang tayo sa https://etravel.gov.ph. So pupunta lang po tayo dito para makapag-register po tayo at makakuha ng QR code. Ito po yung bagong update ng One Health Pass, e-travel na po. Sa e-travel, ito na po yun yung hitsura niya. So paki-screenshot po para hindi po tayo malito. Mamaya mag-comment na naman kayo dyan, paano to? Sir, paano to? Ganito po ah, may dalawa po tayong pagpipilian dito na foreign passport, Philippines passport holder, saka foreign passport holder. So dito po tayo sa Philippine passport holder. Okay po. So ngayon, ang valid po ng e-travel ay 72 hours. So before 2 days your flight, so pwede na kayo mag-register para may palugit kayong araw. So tatlong araw lang po ang visa ng e-travel. So ngayon, dito tayo sa mag-fill up, magsimula na tayo. Dito tayo sa date of arrival. Ito po ay ang dating sa Pilipinas. Baka maya ilalagay nyo na naman po yung date ng ano nyo, yung flight nyo dito sa kung saan kayong bansa nang galing. Maraming nangyayari ng ganito. Ito po ay ang date, pitsa ng dating sa Pilipinas. Date of arrival. Okay po. So, ang una muna, month, date. Halimbawa, ang alis ko ay December 4. So, ngayon 2-3. Sumayo isang araw pa ako para hindi ako ma-expirean. So, December 4, month. So, December. So, day 04 ay 2022. Okay. Tapos maglalagay po tayo ng email dito. So siguraduhin po maglalagay ng email ay active at alam nyo po yung password, kasi doon po ipapadala yung mga, kung sakali man na hindi nyo may screenshot, doon yan po pupunta. Okay po. Graduhin po na tama yung email address na ilalagay. So, copy mo lang yan. Pwede mo rin i-type ng manual. So, ika-copy ko lang para mas mabilis. Tapos dito po sa
Ito po yung baba sa chip. Ito pong box. I have read and agreed to data privacy affidavit of undertaking. So lalagyan lang po natin ito ng check para makapag-continue po tayo. Lalabas yung ganito. So pinutin lang natin yung yes, agree. Okay? Pag naganyan na po ay tuloy po tayo sa continue. So dito tayo sa step 2. So ilalagay natin yung pangalan natin dito. Middle name. Last name. So subject, kung may junior kayo o senior, lagyan nyo. Kung wala, ay lampasan nyo na lang. Passport free. A26. Alam nyo naman siguro, female, male. Date of birth. So, importante ito. July, month 07, 26, 1982. Tanda na. So, ngayon, citizenship ay Filipino. So, country of birth, ilalagay po natin dito ay Philippines. Mamaya, ilagay nyo Afghanistan, ha? Okay po. Dito sa occupation, hanapin nyo na lang po yung, alam mo, domestic helper kayo. Palitan nga natin, sobrang laki. Hindi makita. Sige. So, alam mo, occupation, ito, hanapin nyo lang dito, entertainer, domestic helper ka, kung ano ka, housewife, military. Alam mo, wala kayong nakita dyan, i-type nyo lang po yung other. Hanapin nyo lang po yung others pag wala po dyan yung trabaho nyo. Ilagay nyo lang po yung others. Tapos dito yung number ng Pilipinas. So, okay na. Lalagyan po ng number sa Pilipinas. So, next tayo. Dito po tayo sa permanent country resident. So, lalagay nyo dito yung address ng Pilipinas. Philippines ulit. Yung uuwian nyo sa Pilipinas. Anong ano kayo? Region. Region. Alam niyo naman siguro to kung saan kayong region. Hindi ko ata alam yung region ng Cavite. Anis. Municipality of Berak. Sino ba taga Berak dito? So, barangay is Taho, Baguio. Building number, pag walang number, lagyan mo na lang yan ng 0. Dito sa address line 2, kahit wala na po, huwag mo nang lagyan. Pero kung may building o number street kayo, pwede nyo ilagay. Kung wala, lagyan nyo na lang ng 0. So, ano tayo? Step 3, next. So, ganito rin, sa travel details, Philippines arrival, yung nilagay mo dating una, automatic na siya maglalagay dito. So, halimbawa, kung may gusto kang baguhin dito, sa date of arrival mo, yung dating mo sa Pilipinas, pwede mo rin siyang palitan. So, i-click nyo lang dyan, palitan nyo. Pero kung okay na yan, ay huwag nyo nang baguhin. So, country of origin, kung saan po kayong bansa nanggaling.
Ang lalagay ko dito ay Oman. Kung Saudi kayo o Hong Kong, yan po ang ilalagay nyo sa country of origin. Okay po. So, dito sa Are You Overseas Filipino Worker, Are You Overseas Filipino Worker, OFW, so ilalagay nyo dyan po ay yes. Dito naman sa OFW qualification, land-based po ang ilalagay nyo, land-based. Hindi naman tayo seaman eh. So, OFW classification is land-based. So, purpose of travel, pwede ilagay nyo lang dyan ay others na lang. Pag wala dyan, huwag nyo nang lagyan ng visit friend or relatives. So, wala namang ibang ano dito. Purpose of travel. Wala nang iba. Walang ibang choices. So, flight number, pwede nyo pong lagyan yan, pwede hindi. So, optional lang yan kung lalagyan nyo o hindi. Ito, lalagyan nyo rin yung upuan nyo sa aeroplano, pwede nyo rin lagay, pwede rin hindi. So, name of your airline. Emirates. So, airport arrival? Saang airport ka babagsak? So, ako ay Ninoy Aquino International Terminal 3. Dito, sa traveler type, ang lalagay nyo na dito ay aircraft passenger. So, proceed tayo sa step 4. Dito na naman tayo sa dati. Parang ganito rin to. So, dito tayo sa health declaration. Kung nabaksin ka ba o hindi ka nabaksin. So, ngayon, ilalagay natin dito yung vaccine mo, yung first dose, kung kailan ka nabaksin. Tapos yung name of vaccine, yung pangalan ng ano mo. So, kailan ako last na vaccine? As November. October 14. Name of vaccine is Pfizer. Napin nyo lang po kung anong name ng vaccine nyo. Pfizer, Biotech. So, ilagay nyo lang yung, ano, tingnan nyo yung vaccination card nyo para di po kayo magkamali sa date na ilalagay nyo. So, vaccinated for second dose. Kung meron, ay lagyan nyo ng yes. Kung wala, ay wag na. So, yes, ganun din. Ilalagay kung kailan ng pecha kayo na vaccine. 2021, December. Name of vaccine, Pfizer, Biotech, Pfizer. Browse lang natin, di makita. Biotech. Dito naman tayo sa country work visited transited 30 days. So, kahit wag na natin ito lagyan, mag-ano na lang tayo dyan, mag-jump na lang tayo dyan. Ganito rin ang, ano, halos parehas lang ito ng, ano, i-arrival, ano, eh. Wala namang pagbabago, eh. Nag-iba lang yung name niya, eh. Dito tayo sa history of exposure. So, lahat na lang po ito ay no. No na lang po ang sagot dyan. So, proceed tayo sa step 5 para makakuha na tayo ng QR code.
So ngayon, i-check nyo po yung profile nyo kung tama. So pwede nyo po i-edit. Kung may mali dyan, ipindutin nyo lang po yung lapis. May lapis dito kung saan mo dito i-edit. Halimbawa dito, may mali ka dito sa mga region, mga ganyan. Pwede mo pindutin yung lapis para ma-edit po yung mga pagkakamali. Yan. Ngayon, pag okay na po, na sure na kayo na okay na yung lahat, so magsusubmit na po tayo para makakuha po tayo ng yan. Makikita nyo dito yung mga profile mo, mga profile information, kung tama po yung nilagay nyong details. Sa country of origin po, huwag kayo po magkakamali ha, kung saan po kayong bansa nang galing. Kung Saudi kayo, Saudi ilalagay nyo. Okay po. So now, okay na. Na-check na natin. So isusubmit ko na to. Submit. Oh, so ganito, mayroon na tayong e-arrival card. Ganito po ang green. Pag green po ay ibig sabihin ay ano na po ito? Doon ka na po sa anong tawag doon? Doon na po tayo sa express lane pag green. Pag pula ay pwede ka rin po doon dumaan doon, pero mag-i-scan ka pa po. Pag kulay green ay didiretso na po tayo. Ganito na po ang kakalabasan ng e-travel. So nakikita nyo po ito sa baba, yung download. Pwede nyo po itong i-download. Pindutin nyo lang po ito sa cellphone nyo, itong download na to, ito sa computer, sa akin. So, ganito na yung kakalabasan. Ang ganda na, ang ganda. Ang ganda ng ano ngayon, i-travel ah. So, kung titingnan nyo yung ano nyo, dito sa view more information, halimbawa, mag-view kayo ng information, tingnan mo. Nandito na lahat ng mga ano mo, information. So, ganito lang kamayan yung paggawa ng e-travel. Napakadali lang. Halos ganun din naman yung paggawa ng e-arrival card. Mas madali. So, ganito na ngayon yung hitsura ng e-travel. Ang ganda na. Ang cute na. Pag kulay green po, padaan ka na po doon sa express lane. Didiretso po kayo na doon. Wala na pong hassle. So, salamat kamayan. Sana masundan nyo. Mas madali din gawin. Parang e-arrival card lang. Ito na po yung bagong update ng One Health Pass. Sana ito na yung last para hindi na tayo malito yung mga OFW. Paano yung mga hindi naman masyado marunong sa mga ganitong mga sikot-sikot. Kawawa naman yung mga kapwa natin OFW. Sana ito na yung last. Wala nang ano, pabago-bago. Every 2 months na lang nagpapalit sila. Wala tayong magagawa. Kundi sundin. OFW lang tayo. So, sana ito nang last nito. Kasi ang sabi nila ay ito ay konektado na sa lahat ng mga departamento. Gaya ng mga, yung mga basta lahat ng mga departamento ay konektado na dito. Sana ito na yung last na application na anuhin ng OFW. So, ganito lang kabayan. So, bye-bye na. Hanggang sa sunod na update. Kung ano yung mga bagong update, sana nakasubscribe kayo para lagi kayong updated. Bye-bye! So, welcome back mga kababayan. Nagbabalik naman po ang PIDNIA TV para liwanagin yung mga konting problema sa pagkuha ng OEC. So, pag nag-register po kayo, ang ilalagay nyo pong email ay dapat yung alam nyo yung password. Hindi po basta-basta maglalagay ng Gmail lang. Kasi dun po ipapadala yung temporary password pagkatapos nyong registro. So, pag-usapan natin yung mga ibang problema, tulad ng paglalagay ng passport at beneficiary, flight date, so ipapaliwanag natin yan. Saka yung pagkuha ng OEC po. Kung matagal pa yung bakasyon nyo, huwag muna po kayong kukuha agad-agad ng OEC. Kasi ang valid po ng OEC ay 60 days po. Marami kasing na-expire ng OEC na malayo pa ay kumukuha na sila agad. Bago po kayo kumuha ng OEC.
So ipapakita natin dito sa pagkuha ng UEC kung paano. Para di na po kayo magkakamali, ipapaliwanag po natin. Tara! So tara, dating gawi. So wala pa rin bagong website, kaya ito pa rin luma na website ang gagamitin natin. So pupunta lang po tayo sa online services dmw.gov.ph. So wala pa rin digital OEC na nangyayari, yung pinakahihintay natin. So punta tayo sa let's go tayo. Pag nag-pop up po yun ng pag-ibig, i-close nyo lang po. May close na block, yung block na itim. Block na nga, itim pa eh. Yung block na itim, i-close nyo lang po pag nag-pop up yung pag-ibig. So, hindi tayo mag-login. Mag-register po tayo. May luma man tayong account bago, kailangan po nating mag-register. Lahat po tayo mag-register. May record ka man o wala, mag-register po tayo. Pinutun nyo yung accept. Tapos, fill up po tayo dito. Yung mga ano lang to, mga personal profile. First name, middle name, last name, suffix name. Yung suffix name, kung may junior ka, ilagay mo. Kung senior ka naman, ay ilagay mo. Okay? So, gender, male. So, ilalagay nyo pong Gmail address dito ay dapat yung active. At alam nyo po yung password. Para ma-receive nyo agad po pag nag-send sila ng temporary password. Lagay nyo yung birth date. Tapos, register. So, pag ganito na yung lumabas. So, press lang natin po yung yes. Press natin yung yes. Then just wait. Yan ganito, success na po ito. So ang gagawin natin, pupunta po tayo doon sa Gmail natin. Buksan po yung email nyo. Doon na po yung temporary password na yan. Doon po yun makikita. Doon po sa Gmail nyo. Sa email nyo, bubuksan nyo po yung email nyo. Doon nyo po makikita yan. So ganito yung makikita nyo doon sa email nyo. Yung temporary password na KO366. So ngayon, maglalagin tayo ngayon. Yung nilagay nyo po na Gmail kanina. Nilagay nyo yung Gmail. Ilalagay po natin dito sa login. Tapos dito sa next. Yung password na binigay ng POA na temporary password. Okay? Yung password na lagay natin dito, yung temporary password na binigay ng galing ng POA po. Yung ganyan, yung K03665K8. Yan po yung lalagay nyo sa password. Para di po kayo magkamali. Okay, login po tayo. So, yan. So, ibig sabihin ay okay na. Ngayon, magpapalit tayo ng original password natin. Magpapalit po tayo ng original password. So, ikaw nang bahala magawa ng password. Huwag nyo pong kakalimutan. Baka mamaya di na naman kayo makalagin, mamroblema na naman po kayo sa pagkuha ng OEC. Kayo din. Change password na ha. Ayan, okay na. Nakapasok na. Hindi, pag naglalagin po kayo, yung pinalit nyo na yung E, lalagay nyo sa password. Hindi na po yung temporary password. Nag-gets nyo po ba? Ito, lumabas na naman yung pag-ibig. So, i-close nyo lang po. May yung block na itim na yan. I-close nyo lang po yan. Hindi na natin kailangan yan. Pagbalik manggagawa po, hindi na kailangan. No need na po. So, okay. So, ayusin natin yung profile natin ngayon. Dashboard natin. Maglagay po kayo ng picture sa dashboard. Mas maganda. Sa profile po. So, fill up po tayo dito sa ating dashboard.
kumpletuhin po para tuloy-tuloy po yung pag-print ng ating OEC. Ang importante lang dito ay dashboard sa kayong may profile. Hindi na po kailangan yung may education na yan, experience na yan, yan lang po importante dyan. Kumpletuhin nyo po. Kailangan walang kulang para tuloy-tuloy po yung pag-print ng OEC. Marami po nagkakamali kasi dito sa dadaanan natin. Doon pa sa dulo. Ipapaliwanag po natin. Las Marinas. Sundan nyo lang po kung paano mag-fill up. Nasa inyo yan. Kayo na maglagay ng mga sarili-sarili yung mga address. Pangalan ng nanay. Apelido ng pagkadalaga ng nanay. Dito sa ad-beneficiary po, importante po ito ha. Lagay tayo ng passport dito, expired kung kailan. Marami pong hindi nagpi-fill up dito sa ad-beneficiary. Kaya po pag nagpi-print sila, hindi nagko-continue. Tapos ang makakaproblema, ang ilalagay doon ay ad-beneficiary is... basta ganoon ang problema. Kaya ka maglagay po kayo ng ad-beneficiary para tuloy-tuloy po ang iyong pag-ano. Pag-print ang OEC, maglagay po kayo para diretso po. Lagay po kayo ng ad beneficiary ha. Requirements po yan. So maglalagay lang tayo ng profile. Lalagay lang tayo ng profile picture. Kahit anong picture po yung lagay nyo. Wala pong problema. Yun, guwapo oh. So, okay na. Mag-upload tayo ngayon ng passport. Yan sa baba. Nakikita nyo po yan sa baba. So, ngayon po, maglalagay po tayo ng passport. May mga cellphone po kasi na malaki yung MB. Minsan, gumagana naman po. Minsan, hindi na-upload. So, kailangan po nating mag-resize. Depende po sa kuha ng image po. Ako po ay 2 large yung sinasabi ng uploader kaya ang ginawa ko ito po nag-resize ako ng picture. Kailangan po ang required ay 1 MB to 4 MB po yung required. Pero may mga cellphone naman po na mababa yung ano ng JPG ay tinatanggap naman po. Pag hindi po tinatanggap, naglagay ko po kayo ng passport picture. So gawin ng ganito ang gawin niyo, i-convert niyo po, i-resize niyo po. Punta lang kayo sa easyresize.com website. Wala naman pong bayad yan eh. Ida-download nyo lang. Ida-drag nyo lang yan kung cellphone ang gamit nyo. Maganda kung computer, mas mabilis. Kailangan pong i-resize kasi hindi siya makakapasok doon. Ang sasabihin sa'yo ng uploader ay file is too large. Kaya pangit yung mga magagandang cellphone eh. Mas matataas yung mga MB ng ano, maganda pa yung mga lumang mga cellphone. So, i-upload na natin. Lagay natin muna sa folder para mabilis mahanap. So, i-upload na natin. Once po na malagay na yan sa baba, ibig sabihin po, successful na po siya. Okay po. So, ngayon, okay na. Kompleto na yung lahat ng requirements po natin. So, pupunta na po tayo sa balik manggagawa.
nandiyan po yan sa taas. Balik manggagawa po ay pangatlo pong layer sa right side. Doon po makikita yung balik manggagawa. Once nandiyan na sa ibaba yung passport image, so ibig sabihin successful na yan. So ganito naman mangyayari. Once na may passport data is available, beneficiary data is available, is pwede tayong mag-next dyan. Kahit yung pag-ibig ay naka-X. Okay na yan, wala namang problema na yan. So mag-next na tayo. Po, marami pong nagkakamali dito. Maliwanag naman ang pagsasabi na para sa mga bagong gawang account sa e-registration na may dati ng record sa BM Online at babalik sa parehong employer, ay maghintay po ng 24 oras para sa pagtutugma ng iyong personal at employment record upang makakuha ng OEC exemption. Kung hindi po ito magtugma, automatiko kang dadalhin ng PASBAM sa appointment page. So maghintay po kayo, may bago man kayo ng account o lumang account, maghintay po kayo ng 24 hours para maitugma ng POA ang OEC exemption para makapag-print po kayo. Ito rin po sa mga flight date, marami pong nagkakamali dito at maraming nagko-comment sa aking dating post tungkol dito sa flight date, ay ang nilalagay nila ay yung pauwi ng Pilipinas. Ang date po na ilalagay nyo dito po ay pabalik po abroad, kasi ito po ay gagamitin papunta po ng ibang bansa. O, sa OEC po application nito eh, kaya papunta po na ibang bansa yung ilalagay na date. Kung kailan po yung flight date nyo. Papunta po ng ibang bansa, hindi po pauwi ng Pilipinas. Okay po, sana malinaw to. Marami po nagkakamali dito. So next tayo. So once na lumabas na po ito, so okay na po yung record nyo. So FW clear, lahat na lang po sagot dito ay yes lahat. So meaning, na-verified na yung sarili mong dating account. So, kaya ang sagot dito, puro na lang siya, yes, yes. Yes na lang po yung sagot dyan. Yes. Tapos, yes ulit. May ano lang to, kunting katanungan, tapos matatapos na makapagkuha na tayo ng OEC. Meron pa tayong liliwanagin doon, marami nagkakamali doon sa... Yes ulit. Marami nagkakamali doon sa duration dito, marami nagkakamali po dito. Kaya inulit po natin ito. So ilalagay natin na dito kung saan kayong bansa, okay? Kung saan kayong city. Dito po sa contract start, nagkakamali po kayo dyan. Minsan 2012 nilalagay nyo. Hindi po yun yung start ng kontrata nyo. Kung kailan po nagsimula ulit yung kontrata nyo. Hindi po yung pinakalumang kontrata nyo. Yung panibago pong kontrata, yung bagong kontrata nyo po. Maraming naglalagay ng kontrata dito ay mali-mali. So anong ngayon? Anong taon ngayon? 2022. Halimbawa, nagsimula yung kontrata nyo ay 2021. Ay lalagay nyo dito yung petsa at saka 2021 ang ano. Huwag po yung 2012. 10 years, baka magkakamali po yung OEC nyo. Yung bagong kontrata po, kung 1 year man o 2 years, yun po ang lalagay nyo, yung bago, kung kailan nagsimula. So, dito sa contract duration, kung ilang taon po yung ano nyo, 2 taon, eh dito yung 24. 24 po yung lalagay nyo. Dito sa salary, kung kunti lang naman yung dinagdag nyo, eh huwag nyo nang baguhin. Para hindi na magkaano, magkalukuloko, magkandaluko. Sa akin kasi, di ko na binago yung 135 kasi nag-5, ano lang naman ang dinagdag. Ganun nilalagay ko. Base sa aking experience. O, pag ganito, tapos na. Magpiprint na lang ako ng OEC. Ganun lang kadali. Sana maliwanag to.
Friend OEC. O, ganito na po yung bagong OEC natin. Kung sa cellphone nyo po ginagawa yan, may print naman po dyan sa yung, anong yan, katabi po ng print. May download yan. I-download nyo lang, tapos pwede kayo magpa-print sa labas. So, ganyan na yung kakalabasan ng ating OEC. Maraming salamat kabayan. Sana maliwanag to. Inulit ko lang para mas lalong maintindihan nyo yung mga ano. Marami kasi pong nagko-comment na mga mali yung pagkagawa. So, comment below na lang po pag may mga problema nang masagot po sa...